Panal atong bahabagin amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Salamat po sa paglitas mula sa walang hanggang imperno. Ngayon may Lord's Day Sermon sa harapan ng Panginoon kasama ng salita ng Diyos. Pakiusap, tulungan po ninyo kami upang maunawaan ang mga salita ng Diyos at kalooban ng Diyos. Pero kung walang tulong ng Diyos, hindi pwede maunawaan namin. Kaya nakatitiwala sa inyong tulong. Mga kapatid ay may sakit, pakiusap, tulungan po ninyo kami upang ubukumbula sa karamdaman. And nanalangin kami para sa Korean Bible Seminar mula sa November 27, pakiusap sa maraming kaluluwa upang maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Para ito, gusto namin mag-evangelize para sa inyong kaluwalhatian. Pakiusap, tulungan po ninyo kami upang mag-evangelize malakas and widely para sa beloved and familiar ang mahalagang kaluluwa. Hanggang sa huling fellowship na ito, pakiusap, samahan po ninyo kami. Sa Espiritu Santo lamang kami nakatitiwala, idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Buksan po natin sa Ikalawang Korinto, chapter 12. Ikalawang Korinto, chapter 12. Verses 7 to 10. Ikalawang Korinto, chapter 12. Verses 7 to 10. 말씀 보다 띵 사바이사바이 3, 2, 1 Lalo na sa kalabisan ng mga pahayag, kaya't upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinig sa laman, isang sugo ni Satanas upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. Tatlong ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. Subalit sinabi niya sa akin, biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Kaya, alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig at mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Yung sermon, ang pamagat ng sermon na ito ay ang tinig sa laman at kahinaan. Sa mga kapatid, may mga kapatid na may sakit. Ito ay nagiging tinig sa laman. And also, kahit tayo ay naligtas, may weak point natin. Kawalan. Ang mga kawalan. Brothers and sisters, kayo ba ay perfecto o nakaroon ba kayong weak point? Perfecto? Meron bang weak point? Ne. Ang mga kapatid may weak point and also ang mga kapatid ay nakaroon ng tinig sa laman. Pero tapat natin alam may kalooban ng Diyos. Ito ay magiging biyaya ng Diyos ayon sa ating attitude sa Panginoon. Kaya, today, pag-aaral po natin tungkol sa tinig sa laman at kahinaan.
Tingnan po natin sa versikulo 7. Versikulo 7. Naluna dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya't upang ako'y huwag bakyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas, upang ako'y saktan, upang ako'y huwag bakmalaki ng labis. May tinik sa laman si Apostol Pablo. Sa katunayan, siya ay mabuting reliyosong tao sa bansa ng Israel. May sigasi para sa Panginoon, pero hindi nalitas siya. Pero para sa Ebanghelyo, nalo-lalo na para sa Ebanghelyo sa ibang bansa, God chose him. Kaya sa Damascus, ang Panginoon ay appear and makita ni si Apol, Saul. Sa panahon yun, dahil sa strong, malakas araw, ang kanyang bata ay naging may sakit. Dito, let's mark and buksan po natin sa mga Gawa chapter 9. Mga Gawa chapter 9. Versikulo 4, 3 and 4. Mga Gawa chapter 9. Verses 3 and 4. Isang brother pakitulungan dito and ilang brother upuan dito. Pakitulungan. Mga Gawa chapter 9 versikulo 4 and 4. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa kanyang paglalakbay, dumating siya sa malapit sa Damasco. Biglang kumislap sa palibot niya ang isang liwanag mula sa langit. Bumagsak siya sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Yeah. Ano ang nangyari sa Damasco? Yeah, he met Panginoon and sa pamamagitan ng isang liwanag mula sa langit, ang kanyang mga mata ay naging may sakit. Yeah. And versikulo 8 and 9, basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Tumindig si Saulo mula sa lupa at pagmulat ng kanyang mga mata, ay wala siyang makita. Kaya't kanilang inakay siya sa kamay at ipinasok siya sa Damasco. Sa loob ng tatlong araw, siya'y walang paningin at hindi kumain ni uminom man. Yeah. Sa panahon yon, ang kanyang mata ay naging may sakit and then he could not see properly. Ito ay sa kanyang tinik sa laman. Kanyang laman. And also, buksan po natin sa Galatia chapter 4. Galatia chapter 4. Verses 14 and 15. Galatia chapter 4. Verses 14 and 15. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Bagaman ang aking kalagayan ay naging isang pagsubok sa inyo, hindi ninyo ako hinamak o kinasuklaman, kundi tinanggap na gaya ng isang anghel ng Diyos, gaya ni Kristo Jesus. Nasaan na ngayon ang inyong kagandahang loob, sapagkat ako'y nagpapatutuo sa inyo, na kung maaari sana ay dinungkit na ninyo ang inyong mga mata at ibinigay sa akin.
Yes, sa versikulo 15, nasaan na yayon ang inyong kagandahang loob sapagkat ako'y nagpapatuo sa inyo na kung bahari sana ay tinukid na ninyo ang inyong mga bata at ibini kay sa akin. Ibig sabihin, dahil sa liwanag, may sakit si Apostol Pablo. Kaya ito ay ang kanyang, sa kanyang tinig, sa kanyang laman. Kung ngayon sigurado may pagturusa dahil sa karamdaman, kaya humingi siya sa Panginoon para sa recovery mula sa karamdaman. Pabalik sa Ikalawang Korinto, chapter 12, versikulo 8. Tatlong ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. Bilang Kristiyano, kung may karamdaman, kung ngayon, we can pray sa Panginoon, pakiusap tulungan upang recover mula sa karamdaman. Para sa Panginoon, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tulad nito, nanalangin si Apostol Pablo din. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, pakiusap tulungan. Recover mula sa karamdaman. Pero sinabi ng Panginoon sa versikulo 9, subali sinabi niya sa akin, sinabi ng Panginoon kay si Apostol Pablo, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging saktal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may kalak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Dito may kalooban ng Diyos. Nanalangin si Apostol Pablo sa Panginoon pero hindi allowed ang Panginoon. Dito, sinabi ng Panginoon kay Apostol Pablo, ang aking biyaya, ang biyaya ng Panginoon ay sapat, sapat na sa iyo kay Apostol Pablo. Dahil may kalooban ng Diyos. Dito, may kalooban ng Diyos. Para sa humble man, magiging magpapakumbaba, hindi allow ang Panginoon upang magaling. And also, patuloy, ang kapangyarihan ng Diyos ay mananatili, kaya hindi allow ang Panginoon upang magaling mula sa karamdaman niya. Sa versikulo 12, kapitulo 12, versikulo 7, naluna dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya to upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman. Dito, may kalooban ng Diyos. Una, upang siya ay huwag magyabang ng labis. Kaya, binigyan ng Diyos ang tinik sa laman. And also, sa huling bahagi, sa versikulo 9,
upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Dito may dalawang uri ng kalooban ng Diyos. Bakit po hindi olao ang Panginoon tungkol sa panalangin ni Apostol Pablo upang maging humble and upang ang kalooban ni Kristo ay manatili patuloy. Dalawang uri ng kalooban ng Diyos. Tulad na ito, dahil sa tinikasalaman at kahinaan, mayroong pakinabang. May tinikasalaman at kahinaan, si Apostol Pablo could be used para sa Panginoon, lalo-lalo na para sa Ebanghelyo sa ibang bansa. Para sa Gentil, he could be used para sa Ebanghelyo, kaluwalhatian ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 5, mapapalad ang mga duka sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Tulad na ito, kung may weak point sa atin, ito ay magiging, bahari maging, strong point ayon sa ating attitude. Tayo ay naging mga anak ng Diyos sa pangitan ng pananampalataya, pero still may weak point and may sakit. Kung ngayon sigurado may kalooban ng Diyos. Brothers and sisters, paano naman po kayo? Perfect po kayo o hindi perfect? Hindi perfect, may weak point and ang mga kapatid ay may sakit. Tama ba? Dahil sa may sakit, may tinigsalaman and dahil sa bahay condition and dahil sa hindi educated properly and also by weak point. Halimbawa sa Biblia, may isang lalaki, siya ay isang punong maniningil ng buwis. Ang pangalan niya ay, ano po? Zacchaeus. Zacchaeus. Si Zacchaeus. 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 Siya ay, tall or short? Very short. Very short. Pero may very short ito weak point niya. Tama ba? Weak point. Very short. Very short. And also, kanyang trabaho, ano? Punong maniningil ng buwis. Sa panahon niyo, kung sila ay maninilang buwis ko ngayon tulad ng makasalanan sa harapan ng mga Israelita. Kung ngayon sigurado, siya ay punong maninilang buwis. At very short. Kung ngayon, ang mga ito ay weak point. Pero dahil sa mga weak point, siya ay naligtas and nakita siya si ni Jesus Cristo. Naon niyo po ba? Pagi po, may tapan na puso kaya siya ay very short. He climbed sa puno upang makita ni Jesus Cristo. Kaya alam ng Panginoon and iligtas siya ng Panginoon. May weak point, pero siya ay naligtas. Brothers and sisters, kumusta po kayo? Dahil kayo ay perfect, naligtas ba kayo? O dahil hindi perfecto kaya naligtas ba kayo? Dahil hindi perfect ako, may weak point, kaya naligtas ako, naligtas kayo.
북산포 나띵사, 북산포 나띵사 운항고린도 운항고린도 챕터 1 verse 26 운항고린도 챕터 1 verse 26 바세보나 딘 사바사바이 3, 2, 1 sapagkat tingnan ninyo ang inyong pagkatawag mga kapatid kakaunti sa inyo ang matalino ayon sa pamantayan ng tao hindi marami ang makapangyarihan hindi marami ang isinilang na marangal. Yeah. Already sa unang panahon maraming tao ay naligtas hindi dahil sa matalino and mayama, mayaman tao. Dahil may weak point, kaya sila'y humble sa harapan ng Panginoon, kaya naligtas sila. Tingnan po natin sa versikulo 26, sapagkat tingnan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid, kakaunti sa inyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao, hindi marami ang makapangyarihan, hindi marami ang sinilang ng barangay. Dito, minsan may tao na ligtas kaya sila ay mayaman and matalino dahil ang kanyang puso ay magpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Kaya naligtas sila. Pero most people, dahil may weak point, kaya sila'y naging mapapakumbaba and sila'y naligtas. And tingnan po natin sa versikulo 28 and 29. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga, upang pawalang saysay ang mga bagay na mahalaga, upang walang sinuman ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Halimbawa, ang bansa ng Israel ba ay malaki o maliit bansa? Maliit bansa, pero ka-chose bansa ng Israel upang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos at buhay ng Diyos. Kaya ang Israel ay naging saksi ng Panginoon. Tama ba? Tulad na ito, patuloy, God saves humble and ang mga tao na may weak point upang ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ay ang mga kawa ng Panginoon. Tawag niyo po ba? Kaya pagkatapos ng kaligtasan natin, napapasalamat sa Panginoon. Pagi po, kahit tayo ay mahina, kahit tayo ay maraming weak point, naligtas tayo and tayo ay naging mga anak ng Diyos may pag-asa, tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya, napapasalamat sa Panginoon. Dito, may layunin. Bakit po, God chose weak people, tao, sa versikulo 29, upang walang sinuman ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Yeah. And also, by weak point and by tinig sa laban, kaya mali natin maunawaan ang salita ng Diyos basta maayos. Buksan po natin sa mga awit, chapter 119. Mga awit, 119. Versikulo
mga awit 119 베르시클로 71 basahin po natin sabay-sabay 3, 2, 1 Mabuti sa akin na pinapagpakumbaba ako upang aking matutuhan ang mga tuntunin mo. Dito ang Biblia ay naisulat hindi sa comfortable location. Ang mga aklat ng Biblia ay naisulat sa location na may mahirap bagay. Mahirap situation, sa mahirap situation, ang lahat ng aklat ng Biblia ay naisulat. Halimbawa, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Sino ang record? Si Moises. Kung ngayon, saan po? Ang mga aklat ay naisulat. Saan po? Sa ilang. Naunyo po? Sa ilang. Sa mahirap situation, ang mga aklat na ito ay naisul. And Ezekiel, aklat ng Ezekiel. Yeah. Saan po? Sa Babylon. Sa Babylon. Yeah. Ibang bansa. Yeah. And sa Bagong-Tipan, halimbawa, Epheso, Philippos, and ikalawang Timoteo, and Philemon, ang aklat ng Biblia ay naisulat sa bilangguan, sa prison. Naunyawa? Si Apostol Pablo ay nasa prison, bilangguan, ang mga aklat ay naisulat. Kung ano, kung tayo ay comfortable sa ating buhay, hindi pwede maunawaan ang salita ng Diyos and mahirap upang maunawaan ang kalooban ng Diyos. Kaya God allows maraming pagsubok and pagsisikap sa ating Christian life kasama ng karamdaman. And kung may weak point and tinig sa laman, let us obey salita ng Diyos. Tingnan po natin sa verses 67. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga awit chapter 119 베르시클로 67 바고 아고 낙 다람하디 아이 난리가우 아고 문이 야에 야요이 디누투바드고 앙 살리타 모 다이사 빡두루사 다이사 위크포인 we can be humble 까야 말이 따요 막탕감 낭 비야야 낭 조스 Pero kung tayo ay arrogant, kung tayo ay hindi magpapakumbaba, ito ay mahira upang maunawaan ang mga salita ng Diyos. Kapag tayo ay mahira, kung mayroong weak point and tinig sa laman, we can review our ating buhay and susunod tayo ng salita ng Diyos. Sa Biblia, may halimbawa, isang bata, isang anak, isang bata, may
Limang tinapay and dalawang isda. And sumunod siya kay Jesu Kristo. Kaya may miracle mula sa Panginoon. Kaya 5,000 tao o kinain ang mga tinapay at isda. Sumunod. Tulad na ito, kapag tayo ay susunod, ang maraming gawa ng Panginoon ay mangyayari. Ang mga Israelita, pagkatapos ng 40 years sa ilang, nang sila ay passed by Jordan River, paano they passed by Jordan River? Ang mga pari, their foot, yeah, on the water, yung flow of water stopped. 나오냐 뭐? 이빅 사빈, 무나 by box node and then by 가와 ng 파이논. 앙 파이논 아이 꾸밀로스. 뚫란 나이도. And 이상 뿌농 까왈랑 훅보낭 하리낭 시리아 바이 사킷 앙 파갈란낭 사킷 아이 깨똥 페로 아연사 이상 바타 수문오드샤 까야 앙깐냥 사킷 아이 리커버드 sa pamagitan ng pagsunod. Tulad na ito, may mahirap bagay, pero sa pamagitan ng mga mahirap bagay, ang mga Kristiyano ay susunod ng salita ng Diyos. Kung ngayon, ano ang mangyayari? Mayroong pagpapala mula sa Panginoon. Kaya, kung may weak point and pagsubok, ito ay hindi pagsuway, ito ay magiging, mari maging blessing. Naunyo po? Alimbawa, si Jabez, buksan po natin sa Unang Kronika, Chapter 4. Unang Kronika, Chapter 4, Versikulo 9. 운왕 크로니카 챕터 4 버스 9 바사인 분한테 사바이 3, 2, 1 Si Jabez ay higit na kagalang-galang kaysa kanyang mga kapatid at tinawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan na Jabez na sinasabi sapagkat ipinanganak ko siya ng may kahirapan. Dito may isang tao ang kanyang pangalan ay Jabez. Jabez. Ang ibig sabihin ay sakit, kalungkutan, and kahirapan. Bakit po? Nang nanay niya ay ipinakanak niya sa mahirap situation. And also, dito sinasabi ng Biblia, si Jabez ay higit na kagalang-galang kaysa kanyang mga kapatid. At tinawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan na Jabez. Usually, sa Israel, ang tatay ng mga anak bibigay ang pangalan. Naunyo po? Pero, ang nanay niya ay bigay ng pangalan. Kung ngayon, we can think, walang tatay niya o patay niya o mahirap situation. Kaya, ang nanay niya ay gave ang pangalan kay Jabez. Ibig sabihin, sa mahirap situation, nanay ni Jabez, ipang anak. Kaya dito,
sa huling bahagi sapagkat ipinaganak ko siya ng may kahirapan. Okay. Kung ngayon, ang kanilang bahay may mahirap situation. Okay. Mahirap situation. Pero dahil sa weak point na ito, si Jabez ay nanalangin sa Panginoon. Okay. Kaya siya ay naging mabuting tao sa harapan ng Panginoon. Tingnan po natin sa versikulo 10. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. At si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsasabi, O ako naway iyong pagpalain at palawakin ang aking nasasakupan na ang iyong kamay ay suma sa akin at ingatan mo ako sa kasamaan upang huwag akong maghirap. At ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hiniling. Sa mahirap situation, si Jabez ay nanalangin sa Panginoon. And then, nakaroon ng sagot mula sa Panginoon. Dahil ang panalangin niya ay sa Panginoon. And may halimbawa sa Biblia, si Ana. Yeah. Walang anak niya. Ang kanyang asawa ay si Elkana. Si Elkana ay nakaroon ng dalawang asawa. Si Ana at si Punina. Si Punina may anak. Pero si Ana walang anak. Ito ay weak point niya. Lalo-lalo sa Israel, kung walang anak, ito ay malakas weak point sila. Pero, dahil sa weak point, nanalangin siya and she got isang anak na lalaki. Siya ay naging famous propeta. Siya ay si Propeta Samuel. Naunya ko ba? Si Samuel. May weak point. And may kaya, may panalangin. Kaya she got isang anak. Siya ay si Propeta Samuel. Tulad na ito, kung may mahirap situation, then may weak point. Huwag po kayong mag-arala. Pakiusap, manalangin sa Panginoon. Today, memory verse, Philippians chapter 4. Buksan po natin sa Philippians chapter 4. Versikulo, verse 6 and 7. Philippians chapter 4, verses 6 and 7. Pasahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapangyarihan, kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip, ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Yeah. Dito, sinasabi ng Biblia, huwag kayong babalisa sa anumang bagay. Yeah. Pag-ibo, may kapangyarihan ang Panginoon. And tayo ay naging mga anak ng Diyos. Kung ngayon, sigurado kahit may karamdaman at weak point, sigurado may kalooban ng Diyos. Sa versikulo 6, huwag kayong babalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kung ano, sa versikulo 7, at ang kapangyarihan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip
ang pag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ang Diyos ay kapayapaan. Kapayapaan. Ang Diyos ng kapayapaan. Ang kapayapaan, ibig sabihin, dahil sa kasalanan, hindi pwede nakaroon ng kapayapaan kasama ng Diyos. Pero sa pamamagitan ng tugon ni Hesus Kristo, ang lahat ng kasalanan ay tinubos na. Kaya, ano ang nangyari sa ating puso? May kapayapaan ng Diyos. Tama ba? Kaya, kung may weak point and mahirap bagay sa ating buhay, sigurado may kalooban ng Diyos. Kaya sa panahon yon, kung tayo ay mananatili sa Panginoon, kung ngayon we can get kapangyarihan mula sa Panginoon. Sa mga awit chapter 89 versikulo 13, batas ang iyong kamay. Yeah. And sa mga awit chapter 138 versikulo 7, ililitas ako ng iyong kanang kamay. Ibig sabihin, may kapangyarihan sa kanyang alin kamay? Kaliwa kanan. Kanang kamay. Patuloy, may kapangyarihan ng Diyos sa kanan side. Kanan side. Yeah. Sa kanan ng kamay. Kamay ng Diyos. And mga awit, chapter 139, versikulo 10, hawakan ako ng iyong kanang kamay. Tulad na ito, mataas ang iyong kamay. Ililitas ako ng iyong kanang kamay. Hawakan ako ng iyong kanang kamay. Ano ang situation? Kung tayo ay mananatili sa Panginoon, kung ngayon sigurado ang kanang kamay ng Panginoon ay ano? Tulungan. Yeah. Tutulungan. Kaya ikalawang Korinto chapter 11 versikulo 30, kung kailangan ako'y magmalaki, ako'y magmamalaki sa mga bagay na nauukol sa aking kahinaan. Yeah. Kahinaan. Brothers and sisters, anong uri ng bagay gusto po ba ninyo magmalaki? Tungkol sa kahinaan o tungkol sa strong point. Bilang Kristiyano, tulad ni Hesus Kristo, tungkol sa kahinaan. Kung gano'n, we can give biyaya sa ibang tao. Tama ba? Pero, brothers and sisters, kung mamalaki patuloy tungkol sa aking strong point. Kung ngayon, ibang brothers and sisters, walang strong point tulad nito. Ito, kung ngayon, sila'y maring maging disappointed. Tama ba? Yeah. Kapag tayo ay humble, we can do tulad na ito. Kaya brothers and sisters, sa ating fellowship, sa ating testimony, pagkiusa, magmalaki tungkol sa mga kahinaan. Naman ba? Tungkol sa infirmities. Yeah? Infirmities. Yeah. Weak point. Kung ano sigurado, ang mga ito ay magiging biyaya sa harapan ng Panginoon. Sa katunayan sa harapan ng Panginoon, ang lahat ng brothers and sisters ay may weak point. Tama ba? Physically and also character also. Yeah.
Pero huwag po kayong mag-alala. Ang mga weak point ay maring maging strong point ayon sa ating attitude sa harapan ng Panginoon. Dahil tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Halimbawa, si Abraham Lincoln, President sa Amerika. Yeah. Siya ba ay mayamang tao o hindi mayamang? Eh, ang kanyang bahay ay mahirap. Kaya wala pera, wala tuition fee upang mag-aral. Kaya without sleeping, he studied. Kaya siya ay naging president sa Amerika. Sino po? Si Abraham Lincoln. Siya ay pinaka famous president sa Amerika, 16th sa Amerika. And si Roosevelt, President sa Amerika, also, may weak point, ito ay polio. Polio? Eh, alam po ba ninyo? Polio. Eh. Pero, siya ay naging President 4 times sa Amerika, sa may Great Depression sa world, and sa panahon ng Second World War, siya ay president sa Amerika, and Amerika ay naging mayamang bansa dahil kay Roosevelt. May weak point, ito ay polio, pero siya ay naging famous president sa Amerika. Kilala po ba ninyo si Beethoven, musician, famous musician, Beethoven, si Beethoven. Sa katunaya, mga 30 tao, siya ay naging kapansanan sa pandinig. Hindi pwede makinig totally, pero siya ay naging famous musician. 나오냐 보아. 다일 my weak point pero he overcame. 네. 까야. 예. 에 구마와 샤낭 심포니 넘버 9. It is the most famous music. Classical music. 심포니 넘버 9. 나오냐 보아. 시 베토벤. 샤아이, 가야, 샤아이, 나깅, 예, 세인트 낭 뮤직. 샤아이, 나깅, 세인트 낭 뮤직. 바발릭사, 이깔라왕 고린도 챕터 12. 베르시클로 7. 날로나 다이사 깔라비산 낭 망아 bahaya kaya to upang ako'y huwag magyabang ng labis. Binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. Si Apostol may tinik sa laman. Pero, may kalooban ng Diyos upang siya ay huwag magmalaki ng labis. Para sa kanyang kapangyarihan mula sa Panginoon, hindi olawo ang Panginoon upang magaling mula sa karandama. Dito, sa versikulo 9, sa huling bahagi, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin, may kalooban, dalawang kalooban ng Diyos. Kaya hindi olao ang Panginoon upang magaling mula sa karangama. Sa katunayan, si Apostol Pablo, may sakit ang mga mata, pero naisulat niya ilang aklat ng Biblia? 14.
sa pagong tipan. 14 aklan ng Biblia na isulat niya. Daw niya po ba? Kaya may weak point siya na isulat niya 14 aklan. And para sa mga hentil, ipangaral ang ebanghelyo. Kaya maraming churchain na established. Daw niya po ba? Sa ibang bansa. Para sa hentil. Kaya tayo ay inalitas. Namatay si Jesus Cristo. And may sakripisyo ni Apostol Pablo. And sa pamamagitan ng maraming sakripisyo ng Kristiyano, tayo ay inalitas. Tama ba? Sino ang inviter? Para sa iyo? May isang kapatid. Tama ba? Kaya ikaw ay inalitas. Ako ay inalitas. Nakaroon sila ng weak point, pero they could be used para sa ebanghelyo, kaya tayo ay inalitas. Ngayon also, may weak point tayo, pero ito ay hindi paksuay, ito ay maring maging strong point para sa Panginoon. Tulad ni Apostol Pablo. Pero, brothers and sisters, ingat po kayo kung kayo ay pogi wa maganda. Ito ay strong point, pero ito ay magiging tukso ni Satanas. Kung ngayon, kung kayo ay pangit, ito ay mas safe sa harapan ng Panginoon. Napapasalamat sa Panginoon kung kayo ay pangit. Pero kung kayo ay maganda wa pogi, ingat po kayo. Naon niya po? Tama. Si Absalom. Absalom, kilala po ba ninyo? Absalom? Mula sa ulo hanggang sa pa, shy, perfecto. Naon niya po ba? Perfecto. Sinasabi ng Biblia. Okay. Buksan po natin sa Ikalawang Samuel, chapter 18. Ikalawang Samuel. Ikalawang Samuel chapter 18, verse 9. Sorry po. Ikalawang Samuel chapter 14 muna. 14, versículo 25. Ikalawang Samuel chapter 14, versículo 25. Pasay po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa buong Israel nga'y walang hinahangaan sa kanyang kagandahan na gaya ni Absalom, mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa tuktok ng kanyang ulo ay walang kapintasan. Yeah. Tungkol kay Absalom, siya ay perfecto sa hitsura. Sa buong Israel yayoi walang hinahangaan sa kanyang kagandahan na gaya ni Absalom. Mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa tuktong ng kanyang ulo ay walang kapitasan. Perfecto. Okay. And nagbalaki siya ng mahabang na hair. Yeah. Pero dahil sa hairs, namatay siya sa pudo. Naman niyo ba? He boosted strong point, pero dahil sa strong point niya, namatay siya sa puno, ang kanyang hairs ay caught and namatay. Ang kanyang hairs ay caught sa puno and horse passed by. Kaya namatay siya. Tulad nito, ang mga strong point ay magiging fail.
Then ang mga tao ay mayaman. Dahil sa maraming pera, ang kanyang puso ay ano, magmalaki. Ne? Kaya sila'y hindi naligtas. Dahil sila'y focus sa pera. Yeah. Walang pag-iisip tungkol sa bagay na walang hanggang, tungkol sa langit, tungkol sa walang hanggang mundo. Pero ayon sa information, si Malch, siya ay psychologist, 90% sa mga tao may weak point. Yeah. Kaya dahil sa complex, yeah, sila ay yeah, may maraming pag-sisika. That's why sila ay naging successful. Tulad na ito, ang ating weak point ay bari maging success. Sa Biblia, sa katunayan, maraming Kristiyano ay naging success dahil sa weak point. Yeah. Halimbawa, si Apostol Pablo, also may weak point. Si Pedro, ang kanyang ano, occupation, ano po, trabaho? Yeah. Fisherman, tama ba? Fisherman. Yeah, fisherman. And also, si Pedro, may positive mind, may ano, lakas ng do. Pero denied si Jesus Christ 3 times, dahil sa lakas ng do. Ito ay kanyang, the strong point, pero yeah, he denied si Jesus Christ 3 times. Si Pedro and Juan, sila'y fisherman, pero sila'y naging mga alagad ni Jesus Christ. Yeah. And si David also, siya ay hindi panganay, siya ay bunsok, mahina. Pero si David was used para sa Panginoon. And kilala po ba ninyo si Helen Keller, siya ay ano, writer America. Yeah. Babae. Pero he could not see and he could not hear totally. Yeah. Pero siya ay naging famous 다오 신하비냐 헬렌 켈러 하라핀 아드 아미닌 앙 이용 망아 까이나안 운이 후악 하얀 신랑 컨트롤린가 하얀 이동 막두로 사이요 낭 파그티이스 까바이탄 아드 바나나우 나오냐고 Kahit tayo ay inkaw mahirap bagay, kahit may weak point, huwag po kayong makarala, ito ay magiging success ayon sa ating attitude. Lalo-lalo, tayo ay naging mga anak ng Diyos. May wisdom and may truth, katotohanan, ito ay ang mga salita ng Diyos. Kung ano sa pamagitan ng salita ng Diyos, tayo ay magiging successful. Yeah. Kahit tayo ay may weak point. Kung ano ang puso ay kailangan. Bilang Kristiyano, kailangan ng tapat na puso sa ating buhay. Ngayon, ang mga brothers and sisters ay nanatili sa Lord's Day Sermon. Ito ay ang katawan ninyo. Tama ba? Kung ngayon, sa nasaan puso mo kahit
Kay tayo ay nanatili sa Lord's Day sermon kung ang ating puso ay nasa bahay. Kung ganon, ito ay hindi maganda sa harapan ng Panginoon. Ito ay hindi naglilingkod sa Panginoon. Nalyo po ba? Yeah. Kaya, kung tayo ay immerse sa Panginoon, kasama ng puso, kasama ng tao, lahat, kung ngayon sigurado, we can be changed. Nalyo po? Ang ating weak point ay maring maging success. Siyempre. Kaya tayo ay naligtas and by Espiritu Santo sa ating puso. Kung ngayon, ang ating Christian life hindi formality, ang ating Christian life ay totoo sa truth, katotohanan. Dahil ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sa Roma chapter 8, versikulo 26. Ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Maraming kahinaan. Tayo pero huwag po kayong makarala alam ng Espiritu Santo. Kilala ba ninyo si Penny Crosby? Penny Crosby? Siya ay writer ng Him. Yeah. 나이스라드 냐 ang 10,000 him. Then by 23 him sa ating him book. Yeah. Sa ating Christmas him several by several him pero sa hymnal book by 23. Yeah. By awit. Halimbawa, buksan po natin sa Graceful Hymn 232. Ang title, O Kay Tamis ng Nakai Jesus. Dito, Penny J. Crosby. 나오냐 보아? 예. 샤이 블라인드. 나오냐 보아? Fanny Crosby ay may sakit. Anong uri ng sakit? Blind. Pero, naisulat niya 10,000 him. Ito, naisulat niya. O kay taminan na ka Jesu. Yeah. Alam natin, tama ba? Sino ang writer? Penny Crosby, shy, blind. Pero para sa gawa ng Diyos, he was used. May weak point pero he was used para sa Panginoon. Kaya brothers and sisters, magtiwala sa Panginoon dahil may weak point. Kung walang weak point kayo, huwag po kayong magtiwala sa Panginoon. Meron po bang weak point? Wala po. And also, tiniksan lamang. Kung ngayon, magtiwala sa Panginoon. Buksan po natin sa Isaiah chapter 40. Versikulo 31. Isaiah chapter 40, versikulo 31. Pasay po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y papailang lang na may mga pakpak na parang mga agila.
Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Brothers and sisters, meron bang tinik sa laman at kainan? Kung ngayon, magtiwala sa Panginoon. Kung ngayon, you can get kapangyarihan mula sa Panginoon. And you can get bagong power mula sa Panginoon. Magtiwala sa Panginoon. Dahil may weak point. Dahil may sakit. Today, tungkol sa tinik sa laman at kainan, nag-aaral tayo sa ikalawang Korinto chapter 12, verse 10. Kaya't alang-alang sa kay Kristo, ako'y nasisiyan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-usip, at mga sakuna, sapagkat kapag ako'y bahina, ako ay malakas. Meron, brother Genesis, meron bang kainan? Kung ngayon, magtiwala sa Panginoon. Kung ngayon, kayo ay maring baging, ano po? Malakas. Brother Genesis, yayon, daging ba malakas o bahina pa? Bahina, ibig sabihin bahina? Salamat po, brothers and sisters. Manalangin po tayo. Panalat ng mahabaginamang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Salamat po sa inyong biyaya at pag-ibig. Kaya kabiyayin naligtas and nakaroon kami ng Christian life sa pamagitan ng salita ng Diyos at fellowship kasama ng brothers and sisters. Nanalangin kami para sa Grand Bible Seminar. Gusto namin ipangaral ang Ebanghelyo para sa balakang kaluluwa ay maliligtas. Pakiusap, tulungan po ninyo kami upang ipangaral ang Ebanghelyo. May mga kapatid na may sakit at meron kainan, pakiusap, alin po ninyo sila upang ubukumbula sa mahirap situation. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo na sa amin ay nagmamahal. Amen.